Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Balot ng misteryo at palaisipan ang kwentong kasaysayan ng Pilipinas. May iilang mga bagay o istorya sa kasaysayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin malutas-lutas. Halimbawa na lamang na kung nasaan na nga ba ang mga labi ng magkapatid na Bonifacio. May ilang teorya patungkol sa bagay na yan na maaaring ituring na kasagutan, ngunit masasabing wala pa itong kasiguraduhan. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay may kaugnayan sa kasaysayan. Ito ay tungkol kay General Antonio Luna, na isang magiting at wais na general pagdating sa pakikipagdigma noong panahon niya. Subalit sa kabila ng kanyang talino at kabilib-bilib na diskarte sa pakikipaglaban, ay hindi lingid sa karamihan ang kanyang ugali, na ang sabi ng ilan ay ito ay naging mitsyan ng kanyang katapusan. Alamin ang ilan pang mga bagay tungkol sa kanya na maaaring hindi mo pa nalalaman. At totoo nga ba na binalak niyang patayin ang Presidente Aguinaldo? At may katotohanan din ba na mismong ang Presidente Aguinaldo ang isa sa responsibilidad sa kanyang katapusan? Yan ang ating aalamin. At bago ko po tuluyang simulan, nais ko lamang ipaalam na ang lahat ng inyong maririnig ay galing sa aking pagsasaliksik at iilang mga historiador, at ni isa ay walang galing sa akin na impormasyon. Simulan na natin. Siya si Antonio Narciso Luna de San Pedro y Novicio Ancheta, o mas kilala sa tawag na Antonio Luna. Ipinanganak noong October 29, 1866. Bata pa lamang daw si Antonio ay nakakitaan na siya ng angas at kasigaan sa pagkatao nito. Anya pa nga ng iba kung isa sa larawan siya ay Bargas. Pero kahit ganto ang pagkakilala sa kanya, ay hindi maaaring tutulan na siya ay galing sa angkan at magkakapatid na profesional. Ngunit ang kanyang angas at kasigaan ay nagamit hindi lang ng kanyang sarili, maging ng bansang ito. Dahil ginamit niya ang kasigaang ito sa pag-aaral ng mga taktikang pangmilitar o yaong mga diskarte sa pakikipagdigma. Ayon sa ilang historiador, sa edad niya na 16 anyos pa lamang ay nag-aaral na siya ng mga ito sa isang retired Spanish colonel na si Don Martin Cartagena sa Intramuros. Ngunit bukod dito, lingid din sa kaalaman ng iba, ay nakapag-aral din si Luna ng pharmacy at siya ay nagpakadalubhasa bilang isang siyentipiko. Alam mo kaibigan, mabalik tayo sa kasigaan niya. Sa likod ng matigas at matapang na puso nitong si Antonio, ay napalambot naman ito ng isang half Pinay and half British na si Nelly Busted. At ito din ang naging mitsa ng alitan sa pagitan ni General Antonio Luna at ni Dr. Jose Rizal. Dahil nang mapaibig na nga si Antonio Luna kay Nelly, ay nabanggit at naikwento niya ito kay Rizal. Ngunit, ang hindi niya alam ay may relasyon na pala ang dalawa na umabot pa sa muntik na pagpapakasal nito. Kasabay din noon ang pagka-friendzone ni Antonio kay Nelly. Kaya hinamon ni Antonio Luna si Rizal sa isang duelo dahil na din nga siguro sa pagkabigo nito kay Nelly. Ngunit, dala na rin siguro ng pag-ibig sa kapwa nitong si Antonio kay Rizal ay hindi naman nagpang-abot ang dalawa at nagkaunawaan din sila. Noon namang taong 1894, naitayo ang Sala de Armas, isang eskwelahan para sa fencing. At alam mo kaibigan, dito ay naging estudyante niya pa si Apolinario Mabini noong siyempre ito'y hindi pa tinatamaan ng polio. E munting kalaman, paano naman naging general ng isang hukbo ang isang tapos ng pharmacist? Alam mo kaibigan, sabi ko nga kanina, 16 anyos pa lamang si Antonio ay nakahiligan na niya ang mag-aral ng mga military tactics at iba pang may kaugnayan dito. Kaya nadala niya ito sa kanyang pagtanda. Mula nang siya'y maging dalubhasang siyentipiko, ay kasabay niya ding inaral ang science of war. Petsang January 23, 1899, ipinroklama ni Presidente Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas o ang Malolos Republic. At sa paggawa nga ng gobyerno, ay nangailangan siya ng mga miyembro ng kanyang gabinete at napasama doon si Antonio. Taong 1898 naman, nang itinalaga ni Presidente Aguinaldo si General Luna bilang
Director of War. At ang naging pangunahing hangarin ni General ay magkaroon ng isang modernong hukbo. At syempre, basically, pag sinabing moderno, dapat ay merong uniforme ang hukbo. Kaya nagpa siya si General Luna na magkaroon ng uniforme ang mga sundalo ng bansa. Dahil ang isa sa layunin din niya ay mapag-isa ang bawat hukbo ng mga lalawigan. At kaibigan, mismong ang kapatid niyang si Juan Luna ang nagdisenyo ng mga uniformeng ito. At dahil iba nga sa paningin ng ibang opisyales ng mga hukbo ang naging pasya ni General Luna, ay tila ba na bad trip ang mga ito sa kanya. At dito nagsimula na magkaroon ng mga pagtutol ang ibang general, kapitan at ibang opisyales ng military ng bansa laban kay General Luna. Lalo pang nag-init ang general sa mga ito nang maghain at magpatupad siya ng artikulo. Na ang sabi sa artikulo 1, ang sinumang hindi susunod sa punong general ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa hukumang militar. At dito na nga din nagsimulang bansagan si General Luna bilang General Artikulo 1. Ikatuwiran din kasi ng ibang opisyal na kaya tumututol sila kay General Luna ay dahil daw sa Presidente Aguinaldo lamang sila susunod. Ang iba naman ay sadyang nayayabangan sila sa general kaya ganun na lamang ka-bad trip ang mga ito sa kanya. Dagdag ko na lang din mga kaibigan, sa kabila ng pagiging magaling na strategist nitong si General Luna ay ni isa wala siyang naipanalong laban. E munting kaalaman, totoo bang binalak ni General Luna na patayin si Presidente Aguinaldo? At totoo din bang responsable ang Presidente Aguinaldo sa pagkamatay ni General Luna? Alam mo kaibigan, ayon sa mga historiador, merong iilang bersyon ang kwento patungkol sa bagay na yan. Una, merong isang tagpo na kung saan nagpulong ang iilang ilustrador at mga gabinete. At syempre, kasama si General Luna at ang Presidente Aguinaldo. Isa na rin sa mga kasama dito ay si Felipe Buencamino Sr. na nooy siya ang Secretary of Foreign Affairs. Pinilit ni Buencamino na isuko na lamang ang Republika ng Pilipinas at sumang-ayon na lamang sa autonomiya sa ilalim ng mga Amerikano. At dito nga ay napapayag nila ang Presidente Aguinaldo sa proposal ni Buencamino. Ngunit, dahil sa ang hinahangad nga ni General Luna ay ang total independence para sa bansa, nag-init ang ulo ng general. Sinampal niya si Buencamino at nagtaas ito ng boses sa harap mismo ng presidente. Dito ay tila nagkaroon ng masamang imahe ang general at ginamit itong oportunidad ng mga kung tawagin ay anti-Luna. Nagkwento sila ng sarit-saring bagay at paninira laban sa general. At napapayag na naman nila ang presidente na maglabas ng utos na patumbahin hindi lamang ang mga Amerikano, kundi pati na rin ang lalabag sa utos ng presidente. At ito nga daw ang naging mitya ng buhay ng general nang dahil sa hindi pagsunod sa presidente. Ikalawang bersyon, gabi ng May 27, 1899, ayon sa mga historiador, nagpulong sila Presidente Aguinaldo kasama ang dalawang laban at bad trip kay General Luna na sina Paterno at Buencamino. Binilog daw di umano ng dalawang ulo ng Presidente Aguinaldo na nagsasabi ng may plano daw si General Luna na patayin mismo ang Presidente Aguinaldo. Bago yan, ay sinabi din ng dalawa sa Presidente na nagbabalak daw si General Luna na aggawin ang posisyon ni Aguinaldo bilang Presidente ng Bansa. At dyan nga daw nagsimula ang pag-uusap nila nung gabing yun upang pagplanuhan ang pagpatay kay General Luna. Ang isang kumpirmasyon daw tungkol sa bagay na yan ay galing daw mismo kay Apolinario Mabini mula sa kanyang La Revolucion Filipina na nagsasaad na si Presidente Aguinaldo lamang ang dapat sisihin sa pagkasawi ni General Antonio Luna kasama ang isa sa dalawang kasama nito. Dahil na din daw sa kasakiman na taglay nito sa kapangyarihang taglay bilang presidente. Ang pangatlong bersyon naman, ayon sa akda ni Antonio Abad, giniit daw ni Hanolino na self-defense lamang ang dahilan
kung bakit tinagtataga niya at ng kanyang mga sundalo ang general. Di umano, ay nabigla lamang daw sila sa ginawa ng general, kaya nila nagawa iyon. Eh sa parting yan mga kaibigan, no, medyo nakakapagtaka kasi mahigit 30 taga ang natamo ng general. Tapos, sasabing self-defense? Eh mukhang may puot at matinding galit lamang ang makakagawa noon. Ano't ano pa man, iisa pa rin ang konsepto at ideyang hindi mababago. Kapwa Pilipino ang pumatay sa General Antonio Luna. At masasabi natin na talagang may punto at malalim na ibig sabihin ang kataga ni General Luna na higit kaninuman, ang pinakamatinding kalaban ng mga Pilipino ay ang kanyang sarili. Matinding tapang man at malawak na karunungan ang tinaglay ng General. Ngunit, ito ay bumagsak lamang din sa kanyang masalimuot na katapusan. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa paksang tinalakay natin tungkol kay General Luna? May ilang bagay ka pa bang nalalaman? Mag-iwan ka lamang ng message sa comment section at sisikapin nating basahin isa-isa. Maraming salamat po mga kaibigan sa paglalaan ng oras para sa paksang ito. At syempre, maraming salamat sa inyong pakikinig. Alam ko mga kaibigan, nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel at naklik mo na rin ang like button para sa video na ito. Kasabay ng pagkalembang ng bell icon para lagi kang notified sa mga video na ating ia-upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam!